Motor na ayaw umandar. Paano nga ba ayusin? Euro 150. So hinila na lang dito para ipagawa. May kuryente naman daw. Tapos yung gas parang nagli-leak. So sa pagtro-troubleshoot ng ganitong issue ng motor, mga padreng, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step tutumbukin natin yung talagang sira niyan. So tatlong bagay lamang yan, yung compression, yung gasolina, tsaka yung kuryente. So unahin na muna natin yung kanyang compression. Okay, yung kanyang compression, isunod natin yung kanyang gasolina. So yan, may gas. Isunod naman natin yung kanyang kuryente. So yan, tinanggal na nila yung ano. Andali. Tinanggal na nila yung kupa. Pagdating sa kuryente, mga padreng, dapat ang kulay nito, kulay blue, mga sul-ngasul, tapos at least 1 cm yung layo sa body. Dapat ganyan, dapat umaabot. Pero pag kailangan mo pang itutok, napakahinana ng kanyang kuryente. So sige, pakita dyan. Sige. Sige. At sa pagkakataon nga, mga boss, confirm natin, mahina na yung kuryenteng dumadaloy sa kanyang high tension wire. So lipat tayo sa kabila. So hanapin lang natin yung kanyang socket ng kanyang stator. Hanapin natin. Ito. Tanggalin na muna natin tong battery. Parang yung goma. Ngayon, doon pala dumadaan yung lakit kaya mga gata. Bumili na nga din akong battery hanggang ganito to. Ayun, pinabibili mo. Hindi ko palang ginukuha. So, dito sa part na to, mga boss, tanggalin na muna natin to. Pakitanggal mo yan. Tagal na yan eh. Kalimitan ang pinagmumulan ng mahinang kuryente. Minsan, lost connection dito sa ating socket na yan, yung tinatanggal. So bago tayo magpalit ng pyesa, siguraduhin muna natin na yun talaga ang sira. So kailangan na muna natin tanggalin yung socket na yan. Ano yun sa takbon eh. Ayun na, ano na. Ilabas lang natin. Kami nila makma. Malalaki kami eh. Malamano boy. Joshua. Lalaki yan eh. Si Richard. Puro dila. Hindi na kapalas din na kalaban. So dito sa kanyang sakit ng stator, mga boss, may makikita tayong blue na may white. Ito yung ating pulsar positive, samantala yung green na may white, pulsar negative. Itong pink tsaka yellow, ito yung ating charging. At ito namang isang wire na to, yung black na may red. Ayan, black na may red. Ito yung ating primary. So, tanggalin na muna natin to. So, yung mga padreng, natanggal na natin sa pagkakasakit. Ang gagawin lang natin dito, susutan natin ng kapirasong wire. Kuha muna tayo. So, yan, sinutan lang natin ng wire. So, pakitadyak mo. Dapat maglalabas ng napakalakas ng kuryente. Yeah. Okay na. At sa pagkakataong yan, mga padreng, natumbok na natin yung sira ng kanyang motor. Ang sira ng kanyang motor, yung primary stator. Sira yung kanyang primary. Yung
At makita nga rin na. Pagbibig ang makalala rin. Susi mo. Daddy, nasaan? Kaysa salamin. Basket. Lakas. Hey, mga padreng, lumabas na yung kuryente dun sa kanyang high tension wire. Try na nating paandarin. Ano natin. Ayan na. So, yung bali yung naging issue ng motor ni boss, yung stator, ayan, sunog na yung kanyang primary. Kaya naman kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.